Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalikan yung kaibigan na marami na po napagdaanan. Kaya pag nabigay po ng payo, siguradong pang malakasan. It's me, one and only, payong kaibigan. Anong today's video mga kapersa? Ang topic po na pag-uusapan natin ay ang tungkol po sa pag-ibig. Okay? Ang pag-ibig contributions ng mga OFW. Hindi po yung pag-ibig na laging nasa isip ninyo. Diba? So sana all pumapag-ibig. Anyways, towards the end of this video ay mag-shoutout po tayo ng ilan sa ating mga subscribers. At abangan nyo po guys kung ano po yung hashtag na kailangan nyong ilagay sa comment section para kayo po ay may chance din na ma-shoutout sa ating next video. Okay. Ayun na nga po, it's all over the news. Nakalagay po sa mga headlines na yung mga OFW ay required or obligado na nga po na magbayad ng kanilang pag-ibig contributions. So initial reaction to this news, okay lang naman. Pag-owa at pag-ibig yan, walang problema. Kasi guys, yung pag-ibig, marami po silang magagandang programa na napapakinabangan din po natin, kagaya po ng mga housing programs or housing loan. Diba, andyan po yung mga short-term loans. At diba, may mga savings program po sila kagaya po ng MP2, which is pag-uusapan po natin sa mga susunod na video ni Payong Kaibigan. And in relation to that news, meron nga pong naka-post sa FB page ng PUAA. Meron pong kasunduan na pinirmahan ang ating POEA at ang pag-ibig, diba? Na required na nga po na magpakita or magsumite ng pag-ibig member identification number ang isang OFW kung sila po ay magpa-process ng kanilang OEC, diba? Sa POEA. So yun po yung ating pag-uusapan on today's video. So paano po pag yung isang OFW ay wala pa po siyang pag-ibig member identification number na yan? So ano po yung kanyang gagawin? And what if karamihan po sa atin meron po tayong pag-ibig member identification number pero nakalimutan po natin. So ano po yung pwede natin gawin para ma-retrieve, 'di ba, ma-recover yung pag-ibig member identification number na 'yan? Kasi guys, ang bottom line po nito, yung pag-ibig member identification number na 'yan ay kailangan po nating ilagay sa ating POEA electronic registration account. Okay? So kailangan pong magka-link yung dalawa na 'yan. Okay? So simula po April 26, 2022, papatupad na nga po 'yan ng POEA. So pag pumunta po kayo doon sa POEA at mag-process po ng inyong OEC, hahanapin po nila yung inyong pag-ibig member identification number. So una po, what if si Kabayang OFW ay wala po ng pag-ibig member identification number na yan, ano po yung kanyang pwedeng gawin? Una po, pwede po siyang pumunta doon sa ating POEA electronic registration system at doon po sa utilities module, pwede po siya doon mag-request, diba, ng pag-ibig member identification number. Pangalawa po na pwedeng gawin ni Kabayan ay pumunta po siya sa virtual pag-ibig. Diba? Later on, ilalagay po natin yung mga link na yan, diba? Sa description box ng ating video or ipipin ko po sa aking comment section para at least, diba, ma-explore po ninyo kung paano po yung proseso para po kayo ay magkaroon ng pag-ibig member identification number. Pangalawa po, syempre, pag meron na po kayo niyan na pag-ibig member identification number, ang gagawin nyo po, kailangan nyo pumunta doon sa inyong POEA electronic registration account at kailangan nyo po yung i-update doon. Okay? What if naman si Kabayan, meron po siyang pag-ibig member identification number na ito pero nakalimutan na po niya. So ang gagawin naman ni Kabayan ay pupunta po siya doon sa virtual pag-ibig. Diba? Ilalagay din po natin yung mga link. At meron po doon, manghihingi lang po siya ng inyong data mula sa inyo at ibibigay po niya yung inyong pag-ibig member identification number. Or yung isang option, pwede po ninyong i-chat or i-email, di ba, yung mga social media accounts ng pag-ibig. Ang kailangan lang po doon ay kailangan nyo magpresenta ng isang government-issued na ID, di ba, para at least
may provide po nila sa inyo na ito po yung inyong pag-ibig member identification number. So kailangan po kasi na ma-verify yan before po natin i-update sa ating POEA electronic registration account. Sana po guys, malinaw po yan, okay? So kung kayo po ay may katanungan, wala naman pong problema, ilagay niyo po yan sa comment section natin sa baba at pipilitin po nating sagutin sa lalong mabilis na panahon. Okay? So paano naman po yung mga kababayan nating OFW na na-deploy na, nakaalis na po ng ibang bansa? So ang sabi po doon sa joint advisory na yon, once na yung OFW na na-deployed na at i-access po niya yung kaniyang POEA electronic registration account, magpo-prompt po doon, hihingaan po siya ng kaniyang pag-ibig member, di ba, identification number. So ganun po guys, babalik din po siya sa steps 1 or 2, depende po kung ano po yung applicable sa kanya. Kung wala pa po siya or kung nakalimutan lang po niya ang kanyang pag-ibig member identification number. Okay? At yung pang-apat po, yung pagbayad po ng ating mga pag-ibig contributions ay gagawin po yan pag ni-process na po yung ating OEC. So wala po tayong ligtas ngayon, di ba, na hindi na po tayo magbayad ng pag-ibig contributions na yan. So ang tanong po ng karamihan, magkano po yung, what do you call this, magkano po yung pag-ibig contributions? Actually doon sa joint memo ay wala naman po silang nabanggit, di ba? So sana po guys, hindi po yan kagaya ng PhilHealth na naka-base sa ating monthly basic salary, di ba? Sana po tayo po ay voluntary contributor pa rin, di ba? At sana hindi po tayo obligahin na ito po ay nakadepende based sa kung ano po yung ating kinikita. So sana guys, may napulot po kayo on today's vlog ni Payong Kaibigan. Alam ko, medyo mabusisi pa or medyo madetalye pa po yung proseso na inyong pagdadaanan. Ang akin lamang pong objective on today's video ay maibigay po sa inyo kung ano po yung nangyayari or mangyayari just in case na kayo po ay pumunta ng POEA at mag-process po ng inyong OEC. Okay? So marami pong salamat. And now let's proceed po sa ating shout-out portion. Diba? Shout-out po kay Jonah Masirag, kay Ma'am Lenny Rodriguez, kay Ma'am Lorena Jimenez, kay Ram Guzon, kay Desiree Bukog, at kay Ma'am Graceful Pagaduan. Mega love shout-out o mega loud shout-out din po kay Ma'am Mira Rio, kay Sir Manolito Lorenzo, kay Bebs the Explorer, kay Ma'am Filipina Mix Vlog, kay Annabelle Flores, kay Josie Malto, kay Kathleen Reginaldo, kay Jovi Rose, kay Albert Dizon. Thank you so much sir, at of course kay Sir John Bilavin. Para naman po yung may chance na may shoutout on next video na Payong Kaibigan, ay huwag niyo pong kalimutan na maglagay ng hashtag pag-ibig. So marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless.